Welcome to my YouTube channel at Burnmo TV. And now, video starting! Okay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-viewers. Once again, welcome back sa aking YouTube channel at Burnmo TV. Nako mga ka-viewers, kumusta po kayo? I hope na kayo po ay nasa mabuti at maayos buong kalagayan. Ayan, so today mga ka-viewers, meron tayong mga kasama. Isang call center agent. Ayan. So, isi-share niya sa atin kung ano-ano yung kanyang mga karanasan at kung gano'n na siya katagal. At kung bakit mga ka-viewers, marami tayong mga ka-viewers na nagtatrabaho sa call center na hindi tumatagal. Ano-ano kaya yung kanilang mga dahilan? Okay? Malalaman natin yan mga ka-viewers ha. Please welcome mga ka-viewers, Mr. Jordan Morales. Sir, magandang araw sa inyong lahat sa'yo. Magandang araw din. Sir, gaano ka nakatagal bilang isang call center? Bali, magto 2 years. 2 years na yan. 2 years na ako. 2 years na. Kailan ka nag-start? Start ako noong 2019, noong January. Bali, 2 years and 3 months. Kumusta ka naman sa, bilang call center agent, kumusta ka naman sa trabaho? Well, sa ngayon, okay naman ako dahil nauna, financially speaking, nakakaraos naman, nakapag-ipon, and happy naman ako sa pagiging call center kahit na minsan, dahil umaga sa amin gabi, gabi sa amin umaga, adjust lang, pero pagka kalaunan, magiging kang, makakapag-adapt ka na. Okay, magiging okay na yung balik lang. Bakit karamihan sir yung mga ka-viewers natin, yung mga kababayan natin, bakit karamihan yung schedule nila sa call center particular is panggabi? Ano ba yung dahilan, bakit karamihan sa kanila? Kasi normally, pag call center agent ka, yung mga clients mo, yung mga sinasalong mong tawag is from other countries. Mm-hmm. So usually, dahil nasa Pilipinas tayo, magkaiba yung time zone nila. For example, may mga Eastern Standard Time. Kung gabi natin, most likely umaga sa kanila. Kaya gabi pumapasok, una-una, magandang advantage yun sa amin dahil may mga specific na additional sa mga sahod. Ganyan. Actually, mataas yung sahod pagka call center. Gayun nga lang, gabi ka, nakagising, umaga ka, tulog. So, nasanay tayo mga ka-viewers na tayo ay natutulog sa gabi. Hindi po ba? Dahil ito po talaga yung design sa atin. Mula nang kanlait tayo ng Diyos, so gabi tayo natutulog. So, yung mga call center po kasi karamihan sa kanila, hindi naman po lahat is gabi sila gising at araw sila natutulog. Ngayon, tatanungin natin si Sir kung ano ang kanyang ginagawang adjustment, bakit nakayanan niya yung ganitong klaseng setup sa pagtutulog. Sir, paano na-overcome yung ganun? Bali, yeah, sarayan mo lang yung sarili mo. Una-una, disiplina. Kasi niniwala ako na nasa decision mo naman yan kung paano mo i-handle yung sarili mo. Hindi lang naman dahil gabi ka natutulog, hindi ka gabi ka gising, masama na yun sa kalusugan mo. Depende rin sa disiplina. Kung natutulog ka naman ng 8 hours o mahigit pag morning, so parang same lang din naman yun. Ang problema lang, nasanay lang tayo na umaga nakagising at gabi tulog. Pero wala namang iniwan yan kapag ka nag-ibang bansa ka. Mag-a-adjust ka pa rin naman sa time zone nila eh. Oh, okay. So pag pumunta ka ng States, nasanay ka ng umaga dito, magiging gabi doon, mag-a-adjust ka pa rin. So parang ganun lang din, isipin mo lang, pumunta ka ng ibang bansa. Okay. Parang hindi ka nahihirapan. Kumbaga sa una lang yung adjustment. Sa una lang yung adjustment. So masasanay ka rin. Masasanay ka rin. May mga ano ba kayo? May mga tinitake ba kayong mga, sabihin na natin mga vitamins para mapunan yung puyat, gano'n? Parang yung iba kasi, alam ko, gano'n yung ginagawa nila, ano? Ikaw ba natin ka naman ganito? Well, unang-una ako, titi ko is vitamin C. At syempre, wala naman tataro dyan sa proper nutrition, sa good, makakuha ka ng good sleep. Syempre, 8 to 10 hours, ako yun yung ginagawa ko. Tapos, syempre, exercise pa rin. Kahit na ako, minsan, di naman ako pag-exercise, pero kapag may chance, ginagrab ko yung opportunity para pag-exercise. Okay! So, ito yung next question natin. Malalaman natin kung bakit maraming mga ka-viewers natin, lalo na nagtatrabaho sa call center, tatanong natin kay Mr. Morales kung
bakit maraming hindi tumatagal sa work? Well, as a call center. To answer you, ako po, sa nakikita ko dahil 2 years na ako sa industry. Mm-hmm. Well, una-una syempre sa tao. Nasa tao pa rin 'yan eh. For example, ako hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Mm-hmm. Syempre aalis ako. One, stress. Mm-hmm. Number two, syempre malay mo yung mismong tao, inconsistent talaga siya kasi kahit saan mo talaga siya ilagay, kung wala siyang consistency, mm-hmm. wala siyang commitment, mm-hmm. kahit saan mo siya ilagay ng trabaho, talagang hindi siya tatagal. Ako, first time ko nang nag-call center, marami akong pinasukan ng work na daytime, mm-hmm. at gabi ako, pero yung mga company pinasukan ko naman, for example ako, tatagal naman ako sa mga company. So, nung nag-call center ako, naggabi ako. Maging consistent ka lang, maging committed ka lang naman eh. Mm-hmm. Either gabi or araw naman yan, it doesn't matter. As long as marangal ang ginagawa mo, at wala kang tinatapakang tao, at yun ang masasabi. Okay, so ito mga ka-viewers, marahil mga ka-viewers, ito ay naitanong nyo rin, lalo na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho nga sa ganitong industry, no? So, tanong natin, o tanong ng karamihan na sa mga call center is madalas daw may nangyayari o nagkakaroon ng easy man na tinatawag. Gano'n ba ito katotoo? Well, kung ano ba yung easy man na sinasabi mo, ano ba yan? May mga parang nakikipagrelasyon daw, para lang sa money, ganun-ganun, gaano ba katalo? Possible yan, hindi mo naman kasi maaalis yan eh. Dahil kahit naman saan ka pumunta, may mga ganyan talagang issue, pero dahil nga call center ka, syempre pagka sa company kang ganyan, hindi mo maiwasan may mga tukso talaga at may mga bagay na darating talaga. Pero ako, kung ginagawa ko, syempre decisionan mo. Mm-hmm. Kung alam mo na may mga pwede na mangyari na hindi maganda, syempre iwas ka na. Pero ikaw, mayroon na rin time na dumating na parang tinutukso ka o parang may nagpapakitang interest ka na sa'yo? Well, sabi ko nga kanina, hindi mo maalis yung mga yan. Pero ako kasi, ginagawa ko, kinakaibigan ko lang yung mga tao, tapos hanggang dun lang. Tapos wala na. Hindi ko ina-attach yung sarili ko sa mga tao. Hindi ako nakikipag-close. Parang normal na, professionalism lang talaga. Hindi ako pumunta dun para maglaro. Ako, personally, nagpunta ako dun para mag-ipon. At alam ko, may mga iba din dyan na ganun din yung ginagawa. May mga intention naman talaga nila eh, sustain yung pamilya at maging magandang yung future nila. Siyempre, dahil malaki na yung pera din dyan, no? So, sir, last na lang. Sekreto. Ano ba yung mga sekreto para manatili ka? Hindi lang sa call center, mga ka-viewers, kundi sa lahat ng larangan na meron ka ngayon. Ano ba yung mga sekreto para tayo manatili? O bakit may mga tao tayong kilala na hanggang ngayon ay nandun pa sa kanilang posisyon at sila pa nga ay dumarating sa point na sila po ay nagpo-promote pa? Now ngayon, explain natin ni Mr. Morales kung ano ba yung sekreto para manatili ka sa kung anong work meron ka ngayon. Well, bigyan ko kayo ng 3 tips, ha? Random tips lang to. Una-una, syempre, decision. Decisionan mo. Kasi I believe na kahit nasaan kang larangan at pagdesisyonan mo isang bagay, kahit na minsan tinatamad ka na, kahit minsan parang ayaw mo nang pumasok, pero dahil dinesisyonan mo, meron kang commitment, papasok at papasok ka. At hindi lang basta papasok, kundi magpo-focus ka kasi pwede kang pumasok lang, pero para lang pumasok na wala namang contribution sa company, syempre magpa-perform ka din. Kailangan may halaga ka sa company mo. Number one, decision. Number two, discipline. Syempre, paano ka magiging commitment kung puro lagi kang puyat, di ka natutulog? Mm-hmm. Kailangan may discipline na ka. Kailangan mo natulog, kumakain ka ng tama, tutulog ka ng tama, at para lang maging maganda yung condition mo pag nasa work ka, kahit anong linya yan, nagsasaka ka man, nagbebenta ka man, nasa business ka man, nagturo ka man sa eskwela, nagdoktor ka man, kailangan pa rin ng disiplina. Kailangan ka pa rin makain ng tama, tutulog sa oras. At number 3, last and foremost, syempre, maging kang para sa akin, determinado. Na kahit na may mga bagay na pwedeng humila sa iyo pababa, huwag kang magpapadala sa mga ganong sitwasyon. Huwag kang mag-focus ka lang, maging determinado ka lang na ang lahat ng to,
mga proseso lang yan para umundad tayo. Kasi wala naman talagang, there's no such thing as easy. Mm. Kasi kung easy lang lahat, hindi mo na tayo magtrabaho, easy lang pala lahat. Mm. Para tayo mapapagod kung ano, tambay na lang tayo. Mm. Di pasweldoan na lang din natin yung mga tumatambay, tambay na lang tayong lahat. So hindi at kailangan mo na maging determined kung ano ba talaga yung goal. Kailangan may goals ka. Mm-hmm. Kailangan na inisip mo yung future mo. Hindi ka lang basat nang sa company, basat nang dyan ka lang, dekorasyon. Hindi. Ma-perform ka, nagagamit yun yung intellectual, yung ano mo, yung isip mo. At syempre, lagay mo yung puso at isip mo sa ginagawa. Yun ang pinakamalaga ito. Yun ang pinakamalaga. Okay, last na lang talaga ito mga ka-viewers. Ngayon, minsahin na lang doon sa may mga plano o nag-a-apply o nakapag-apply na sa larangan ng tulad ng call center, ano ba yung dapat nilang gawin para pagdating nila doon sa lugar na yun ay hindi na sila masyado mag-adjust. Well, sa mga sinabi ko kanina, additional na lang to, no? Maging happy ka lang sa buhay mo. Hayaan mo lang yung pag nasa stress ka, gumawa ka ng ibang outlet. For example, gusto mo gym ka, tingnan ka gym ka, tumi gym ka. Jogging. Ganun ka, jogging. Dahil pandemic na yun, mag-diet ka. Dahil pag pandemic na yun, kain na tayo ng kain eh. Kasi nagsisababaan yung mga tao ngayon. Okay? Lumiyungin mo yung sarili mo sa iba-ibang bagay. Ako, ginagawa ko pag naglilipot-lipot ako na for example, punta lang ako ng SM kahit naka, syempre dapat naka face mask ka at saka face shield. Ayan, malibon-libonin mo lang yung sarili mo. Maglaro ka. Kung anong gusto mong laro, kung yung gusto mo. Okay, maraming salamat sir sa iyong oras na binigay sa Burn Me TV. I hope na marami po kayong natutunan at nalaman mga ka-viewers, lalo na po dun sa mga nag-a-apply o na nakapag-apply na sa ganitong klaseng trabaho. Lagi natin tatandaan mga ka-viewers na yung ating pong buhay ay maiksi lang. Madali lang po ang ating buhay, once lang po tayong mabuhay sa mundong ito. Kung naman po yung ating trabaho ngayon, kung naman po yung ating larangan ng work na mayroon tayo ngayon, ito po i-enjoy na natin. Dahil di na po natin alam baka bukas o makadawa, ito po ay wala na sa atin. Lagi natin tatandaan mga ka-viewers na masarap po mabuhay. Huwag na po natin pahirapan naman ito mabuhay. Hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless.